Guys, hindi magandang balita. Wala na si Paco. So, dalawang araw na kasing hindi kumakain si Paco. Tapos yung isang mata niya medyo nabulag. Parang nagputi talaga yung isang mata niya eh. Etong tubig, malinis pa yan. Nung pinatay ko lang yung filter. Kasi nga, inire-revive ko pa siya rito pero wala na talaga. Medyo dumumi na nung namatay yung filter. Paano kayang gagawin ko rito kay Paco? Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin kay Paco. Kung ililibing ko ba siya or ipiprito ko. Kasi wala akong paglilibingan dito kay Paco. Pag wala akong paglilibingan, syempre obligado akong itapon na lang siya sa basura. Tapos ilagay sa sako, tapos ipahakot sa labas. Kasi may naisip ako eh. Naisip ko kung pipirituhin ko siya, tapos ipapakain ko siya kay Ming Ming. Yung tinik niya kasi parang pwede kong itabi, tapos yung pinaka tinik lang, tapos iyaano ko, lalagay ko sa prime. Pero hindi ko alam kung tama ba yung nasa isip kong gawin. Pero wala na eh, wala na, anong oras na? Ano na, mag-aalas 10 na ng gabi. Gabi na guys, tingnan nyo. So, wala, hindi ko alam kung paano gagawin kasi pag nagtagal pa si Paco rito, baka bumaho siya eh. Prituhin ko na lang. Na, ano ko naman, baka pag kinain ni Ming, baka pwede ba kayong iprito to, tapos papakain ko. Pero okay, sige, bahala na. Dimising ko lang si Paco para prituhin ko na siya. Simula nung mag-pandemic, kasama ko na si Paco guys. Pandemic fish to eh. Pandemic pet. Oy, Ming! No! Ming! Parang masama tingin mo kay Paco ah. So ngayon na guys, nalinis ako na si Paco. Lagyan na lang natin siya ng konting asin. Para hindi naman siya ganun kalansa. Ming, ano ba Ming? Ay, sorry Paco ah. Pero, wala talaga eh. Kailangan eh. Kasi naman itapon ko na diba? Linisan ko na yan si Paco guys. Ayun o. Hindi ako marunong maglinis ng isda pero natuto ko kay Paco. Anong masasabi mo Ming? Dati tinitignan-tignan mo lang si Paco. Ngayon, pakainin mo na siya. Ay nako. Paco, pasensya ka na. Pamimiss ka namin. Ang laki ni Paco guys o. Hindi siya kasya sa halos o. May putok-putok. Naputok si Paco guys. Oy, ano? Gusto mo ito na susunod na lutuin? Oh my God! Ming? Hey guys, good morning. Ito umaga na. Si Ming Ming, okay naman si Ming Ming guys. Hindi naman siya napano kahit nung kinain niya si Paco. Pero may napansin ako kay Ming Ming, parang gusto niya palagi ngayon sa tubig. Nakatingin siya palagi rin sa aquarium. Feeling ko parang gusto niyang pumasok dun. Pero wala nang ibang nangyari kay Ming Ming, okay naman si Ming Ming. Pero talaga guys, nalulungkot ako dahil nga wala na si Paco. Ito, hindi ko rin nasabi to kagabi nung nililinis ko si Paco. Nung pagbukas ko nung sa tiyan niya, hindi ko na kasi na-vlog kagabi yung paglilinis ko kay Paco eh. Pero pagbukas ko nung tiyan niya, lumabas yung apat na super worm. Yung super worm buong buo pa, hindi pa natutunaw. Siguro yun din yung isang naging dahilan kung bakit ayun, nawala si Paco men. Ming! Eto si Ming guys oh. Ming, okay ka lang Ming? Okay na okay lang si Ming Ming, tapos nakahanap din siya ng spot niya yan. Yan, si Bibi tsaka si Ming Ming, magkaibigan na yan. Nakikita ko minsan yan, si Bibi, nakapalupot yung leeg niya rito kay Ming Ming eh. Alam mo, bakit ko pinakain sa isip ako? Para kung pwede siyang sumanib sa'yo, sasanib na siya sa'yo. Tsaka para pag naliligo ka, hindi ka na natatakot palagi maligo, hindi ka natakot sa tubig. At tsaka nga pala, ito nga pala yung mga dagang costa natin, okay naman sila dito. Ay, ayan, okay naman sila dito guys. At nga pala guys, yung boga na ginawa ko, eto siya. Mas lumakas yung putok niya. Abangan nyo, next vlog, gagawa pa ako ng ilang boga pa. May napanood ako sa YouTube na may gumawa ng hole in yung bala. Yun yung susubukan kong gagawin. Pero sa ngayon, samahan nyo muna ako, punta tayo sa pet shop. Tara, let's go! Okay. So, nandito na tayo sa may pet shop dito sa may Balagtas.
Nung una, gusto kong bumili ng koi. Kasi nga yun yung gusto kong ilagay dito sa may aquarium. Kasi yung aquarium natin, malaki, sakto dito sa mga koi na ganito kalalaki. Ang kaso nga lang, may nakita akong mga ibang isda. Ayun, nagustuhan ko na naman parang mag-alaga ng ibang lahi ng isda. Tignan ko nga muna kung anong mga meron dito. Pero ito kasing mga koi na to, ito kakaiba to yung kulay puti na koi na yan. Ang ganda, parang angel. Pero naisip ko din kasi, baka pag nag-alaga na naman ako ng malalaking isda, baka matulad kay pa ako. Tulad na itong mga parrot fish na to, ang cute, mga kulay orange. Kaya naisip ko, paano kaya kung mag-alaga na lang ako ng maliliit? Para kung mawala man, edi hindi ganun kasakit. Pero tignan natin kung anong mga isda yung meron dito. Buti pa tong janitor fish na to, madaling alagaan eh. Oh, tignan nyo. Kakain-kain lang, tapos kahit hindi mo nalagyan ng oxygen, mabubuhay. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo, itong maliliit na isda na to. Ayan oh, parang magandang mag-alaga ng maliliit na isda eh. Tapos lalagyan ko rin ng halaman. Tapos nung mga white sand yan, parang de-designan natin. Tignan ko nga kung okay ba tong mga to. Tsaka mas mura to guys, makakabili lang ako na ito ng 20 pesos, 10 piso, tsaka 75, 80 pesos. Yan parang 65 pesos ata yung kulay pink na yan. Tapos etong maliliit na to, tag 25, ay 20 ata. Pero eto, tignan nyo, may kamukha ni Paco dito. Yan o, yung puti na isda na yan o. Pero sabi kasi nung may-ari, hindi raw kalahi ng Paco yan. Yan o, mukhang sap-sap. Naku po, pag nakita ni Ming Ming to, mukhang masasarapan na naman si Ming Ming dyan. Yari kayo kay Ming Ming, prito kayo kay Ming Ming. Lalo na tong isda na to, ang taba-taba. Eto pa, isa, pag eto inalagaan ko't lumaki. Naku, baka hindi lang si Ming Ming ang kumain, baka pati na rin ako. Lobster yan, di ba? Oh, astig ah. Inaalagaan din pala ang mga lobster, no? Kala ko, pangkain lang sila. Tignan nyo naman tong isang to, chill lang siya sa Gedli habang wala pang bumibili sa kanya. Tapos yung isang lobster na yan, para siyang albino. Pero okay, sige guys, mabalik tayo dito. Ano ba guys ang magandang bilhin? Itong maliliit na isda na to, like yung Molly. Tapos Molly lang talaga alam ko dyan eh. Tapos itong janitor fish. Tapos yan, may flower horn. Yung flower horn, masarap alagaan yung flower horn hanggat maliit pa. Pero pag yung flower horn lumaki na, tapos lumaki na yung ulo nila, doon na nagdedelikado. Kasi natandaan ko dati yung kuya ko, may alaga siyang flower horn hanggang sa lumaki na. Tapos pagkalaki na, ganun din, biglang namatay. Ano kayang mabili? Okay, sige, nakaisip na ako. Ito na lang para may pagkain si Ming Ming. Pero joke lang, joke lang. Doon tayo sa maliliit na isda. A few moments later. Yung maliliit na lang. Ito 20. Oh, dito tagte 20. Ito, dalawa na ito. Tapos dalawa na ito. Tapos yung ayan, ayan, ayan. Ito ganun din. Awag 'yun. Yung pwedeng pagsamasamahin. 20 lang. Dito kasi. Ito, ta ta ta. Yan, yan, dalawa. Sige. Oh. Hindi na agad pa. Daga rin yan? Hamster. Hamster? Ang haba ng buntot. Anong breed yan? Gerbin. Ah, pangalan? Gerbin. Gerber? Gerbin. Isang pares lang. Ay, isang ano. Magkano? Eh, benta namin ito. 5 balin pares. Eh. Eh, maganda, may kapares. Malabot ito. Mabaho ka. Mabaho ka. Sabi mo, hindi naman nangangagat. Siguro mo si regular tayo na. Kailangan kasi may regular na attachment. Oo. Mukhang madali naman siyang matay. Parang kangaroo siya. Oo nga. Oh my God! Wow! So guys, nandito lang tayo sa bahay, no? Ang sabi ko, koi fish lang ang bibilin natin kanina. Tignan nyo naman itong nabili ko. Oh, tadaan! At parang 24 fish to na maliliit. Tapos may buhangin, tsaka may halaman. So okay, sige. Ayusin na natin dun yan. Doon sa may aquarium na naiwan ni pa ako. Let's go! So ito yung mga isda. Sana hindi pa sila nahihilo. Kanina pa sila dito. Tapos ito yung mga halaman na ilalagay natin sa mismo aquarium. Ayan, ito yung mga white sand.
Kailangan lang daw itong hugasan bago ilagay sa aquarium. So, kung mapapansin nyo, yung buhangin talagang parang nagkulay gatas, guys. Kaya pala talagang kailangan nating hugasan to. Kasi kung inerekta natin to sa aquarium, sayang ang tubig, masasayang din ang isda. So ayan guys, malinis na ang tubig. Tapos yung filter, malinis na rin. So ayan guys, dahan-dahan lang nating ilubog. At pag nasa ilalim na guys, release the kraken. So ayan guys, okay na, nalinis na, nalagyan na yung halaman, nalagay na yung sand, nalagay na yung mga bato-bato, nalagay na yung filter. Yung filter may pangtakip na sa dulo para hindi manghigop ng isda. Pero guys, ang gagawin ko muna, hanggang bukas, hindi ko muna sila ilalagay dyan. Dito muna sa maliit na to, para safe. Kasi yung tubig, para maano pa yung tubig. Kasi baka, alam nyo na, kasi maliliit yung isda eh, baka mabigla doon sa tubig, mamatay. At ayun na nga, natapos din tayo. Anong oras na? Alas 12 na guys. Alauna na pala. 12:43. So, bukas ko na sila ililipat dyan. Ako, rest in peace. At eto, may pumalit sa'yo. At sana alagaan mo sila, gabayan mo sila pa ako. Sana mabuhay sila ng matagal. Yun lang. So guys, keep safe and God bless. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung umabot ka man dito, maraming salamat. Let's go! Maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo next video. Yeah! Tomorrow.